Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Breaking news po, no? Shakur Stevenson nagwagi po laban sa kanyang laban dito po kay Robson Consequiao. Ito pong laban na to, nako, may konting drama pa po. Dahil alam po ninyo, ayon po kay ito po, nanalo po si Shakur sa pamamagitan po ng isang unanimous decision. Tambak po ang kanyang kalaban ni Sir Robson Consequiao. Bakit po nagkaroon ng drama rito? Dahil po ang kampiyon na si Stevenson ay hindi po nakaya, no, na bumaba sa 130 pounds. Yan po ay ang official po niyang timbang ay 131.6 pounds. Kaya po sa simula pa lamang ng laban na ito ay natanggalan na po ng corona itong si Shakur Stevenson. Ganun pa man, pinili pa rin po na ituloy ni Robson Consequiao ang laban dahil na rin po nakakapanghinayang po yung kikitain, no? Yung kikita, total naman, wala pa pong 2 pounds ang lamang ni Shakur Stevenson sa kanya. Talagang marami nga po nagsasabi na bakit parang wala ng effort si Shakur. Meron pa namang isang oras, no? Bakit ayaw niyang abutin? Eh, sabi po ni Shakur Stevenson, mas mahalaga sa kanya yung importante. Ano po yung mahalaga importante? Siyempre, mas mahalaga po kay Shakur Stevenson yung kanyang kalusugan, no? Alam po natin yung pagkakatwot po ng weight before, no? 'Di ba? Yung isang oras, nako, nahirapan. At sabi naman niya, total naman ito naman ay huling laban na niya sa 130 pounds, no? Congratulations muna kay Shakur sa mapakaganda pong pagkakapanalo. Alam niyo po, lately bumibilib tayo sa bata na 'to, no? Kasi dati purely defensive po 'to, pero ngayon napapakita po natin niya na siya po bukod sa pagiging defensive ay nagiging unti-unti ay nagagawa niya po, no, na maging knockout artist. Okay, kaya lang talagang malupitan din po talaga tong Consequiao na to, Consequiao. Ilang beses po mula po sa round number 6, ilang beses pong muntik-muntikan ng mapabagsak, no? O napabagsak nga po ni Shakur Stevenson na knockdown po ng isang beses at akala natin sa mga susunod na rounds ay matatalo na via knockout itong si Consequiao, pero napakatatag din po talaga. Sa isang ampanyanyari, no, nakita po natin na tila napoprostrate na. Hindi po napoprostrate dahil siya ay nabubugbog. Napoprostrate na po si Shakur Stevenson dahil alam natin na gustong-gusto niyang pabagsakin si Consequiao. Pero dahil nga sa frustration, binalibag niya na lang si Consequiao na naging dahilan para siya po ay menosan ng 1 puntos ng referee, no? Ayan po yung ilan pa po sa highlights ng laban na ito, bukod po sa isang knockdown at sa pagbabawas po, kinakitaan po natin ng pagkakaroon ng bukol itong si Shakur Stevenson. Ito po ay binibintang niya dahil sa patuloy walang humpay na pag-headbutt daw sa kanya at saka paniniko nitong si Consequiao. Ganun pa man, congratulations pa rin sa yung magandang pagkapanalo. Ano na po mangyayari, no, sa mga corona, sa mga belt ng WBO at WBC? Ito po ay idedeklara na bakante, no? So wala pong champion sa 130 division at magkakaroon po ang bawat championship committee ng mga organization na to kung sila po ang magre-resolve yung mga top contenders po ang paglalaba-labanin nila para po maging bagong kampiyon ng WBO at WBC super featherweight ng kanilang kategorya, no, ng kanilang kampyonato. Okay, what's next for Shakur Stevenson? Yan nga po, no, sa pagsisimula pa lang, alam na natin lahat, naaakyat na po si Shakur Stevenson
ng 135 Division. At alam naman natin ang mga naghihintay na pangalan sa kanya dyan, no? Nariyan po yung mga superstars. Madadagdagan na naman po ang superstars ng 135 Division, no? At talagang pinilit po. Pinilit po ng anong tawag dito? Pinilit po ng reporter. Yung ringside reporter para alamin kung sino ang gusto. Kasi unang tanong niya, sino ang gusto mong labanan sa 135 Division? Ang sinagot po ni Shakur, ha? Ay kahit sino. Pero nagpumilit po na tanungin pa rin, no? At yun na nga po, naibulalas ni Shakur na siyempre ang gusto niyang labanan ay ang walang iba kundi ang champion. Ha? Gusto niya pong labanan si Devin Haney dahil siya po ang champion. At siyempre yung kinikilala rin po na number, kumbaga lahat naman tayo alam na yan po ang kinikilala, no? Kinikilala po si Lomachenko pa rin bilang isa sa pinakamatikas. Handa rin pong labanan na nito ni Shakur Stevenson. Okay, kaya natitiyak po natin na gaganda po, no? Maganda po ang mga susunod na laban, no? Super ganda po ang 135 Division. Napakadami pong pwedeng labanan at lahat po sila ay hindi po inurungan. Sana po hindi lang po sa salita. Kasi po pwede nga po pala na magkalaban, no? Mas malaki po ang posibilidad na magkalaban si Devin Haney at saka si Shakur. Ganon din po si Lomachenko dahil pare-pareho po sila nasa top rank, no? Kaya po abangan po natin 'yan. Alam niyo naman po si Bob Arum, hindi po basta po mga bata ni Bob Arum. Sanay po tayo na pinaglalaban kasi ang paniniwala ni Bob Arum, kung maganda po ang laban, 'di ba? Merong part 2, may part 3. Ganyan po 'yan eh. Yung mga kaya inaasahan po natin na makakalaban po 'yan. Pare-pareho nga po pala sila nasa top rank. Yan po, magkakaroon po ng sarili si Bob Arum. Kagaya ng dati, 'di ba? Nung panahon ni Pacquiao, kinakailangan niyo munang maging top rank bago kayo mapalaban kay Pacquiao. Ngayon, narito po sa kanya yung tatlong mabibigat ng lightweight division. Devin Haney, pati pala si Lopez, kaya lang 140 na po si Lopez eh. Sayang kung hindi na rin po kaya ni Lopez na mag-stay pa sa 135. Apat sana sila, no? Kaya si Lomachenko, ito po si Devin Haney, tapos ito si Shakur. Maganda-ganda pong labanan yan. Malay nyo, makachamba pa to si Kambosos. Nako, makabalik pa. Gumaganda po. Gumaganda po ang mga labanan. Okay. Yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood at pakikinig. Meron pong tumatawag, hindi ko po masagot. Pasensya na kayo. You miss a group call. Tapos na talaga. Kaya nakat na. Okay. Yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siguro magbasa tayo ng ilang mga komento ninyo. Ganda ng laban, Boss Bads. Opo, nice. Kung alas na naman nangyari ang grabe ngaw-ngaw ng Shakur, Kurkuraot. Walang pamatay na suntok. Ay, mali po yun. Ken Ramillo. Ang lalakas po ng binitawan na suntok ni Shakur, no? Nagkataon lang po na talagang malupit din po. Malupit din po to si, ano, si Consequiao. No? Matindi rin po yung kanyang mga antatag po, no? Antatag po ng panga. Pero talagang malakas po talaga sumuntok si Shakur. Kaya very exciting po ang magaganap dyan. Ricky Martin, yan. Boss Nonoy, thank you. Walang iya kayo. Like po tayo sa live na.
Si Totoy Golem, butya. Okay. Magtanong na po kayo. Buksan na po natin ng ano, mga ilang minuto pa po para sa inyong mga katanungan. Para naman po kayo ay... So, ano pa po ang inaabangan po natin? Siyempre, ang inaabangan pa po natin. Ito po, no? Magbasa po tayo ng mga latest. Parang hindi pa po napipirmahan na naman. Yung dati, kala natin siguradong-sigurado na, no? Parang hindi na naman po mapipirmahan yung hindi pa po napipirmahan yung kay Anthony Joshua tsaka yung kay Tyson Fury. Sayang naman. Okay. Ano pa po mga ibang balita? Deontay Wilder, nako. Mukhang aatin po si Alexander Usyk sa kanyang laban kay Robert Helenius. Mukhang ikakasa na po itong pagkatapos po, pag kung sakaling manalo po si Deontay Wilder, baka po si Alexander Usyk ang kanyang makalaban. Yan, titignan po natin yan. Excited po tayo riyan. Pero syempre, ang pinaka nakaya-excite po sa lahat, yung pong laban, no? Na neto pong laban ni ng welterweight for the undisputed po. Sana po matuloy na talaga this time, no? Terence Crawford versus Errol Spence Jr. Yan po ang inaabangan nating lahat. Na sana by November, kung di ako nagkakamali, November or December ay matuloy na po sana yan. Okay? Errol Spence. Errol Spence po tayo yan. Gelio Mendoza, thanks boss bad sa live. Yan, US o China, kaya pareho po natin kaibigan. Errol Spence po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik po dito sa atin. Siyempre, kay Cuadro Alas, good luck po. Good luck, Cuadro Alas, sa darating mong laban. Sana matuloy na yan. No? Sana lahat. Tayo po rito sa boxing community, sana po kalimutan na po natin yung mga chismis-chismis. Balik po tayo sa pagiging fan po natin. Huwag po tayo masyadong maepal. No? Huwag po natin babastusin. No? Sana po, kayo po, alam nyo po kung bakit po minsan kasalanan din nating mga fans eh. Harap-harapan pong binabastos minsan yung ating mga champion. Pero natutuwa po tayo, no? Never po nangyari sa history ng Pilipinas na meron po tayong mga champion, kahit nga hindi champion ng mundo eh. Kahit nga champion lang ng basketball o champion lang ng Pilipinas, no? Ginagalang po natin. Ngayon lang po tayo nakakita ng mga champion po. Walang pakundangan kung kutsain ng mga taong walang magawa sa buhay. Pinapatuloy lang po natin, no? Hindi po tayo, hinahayaan lang natin sila na bastusin ang ating mga kampiyon. Sana po hindi naman sana ganun. Okay, yan lang po mga kapatid. Hanggang sa susunod na laban. Bukas meron po laban. Ewan ko lang kung anong oras. So kung may laban po, yung kay Joyce. Pag may laban po at hindi madaling araw, ang problema po kasi pag sa UK, madaling araw po eh. Kaya medyo mahirapan po tayo mag-live pag madaling araw. Yan lang po. Hanggang dito na po. Mula po sa City of Pines, dito po sa Baguio City. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday sa may mga birthday. Yan. My game, please. Bad Aratlis po. Paalam, bye-bye.